Ewan ko kung napansin na ninyo na karamihan sa ating mga imahen o larawan ng mga santong martir ay merong hawak na palaspas. Katulad ng ating dalawang Pilipinong martir, sina San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz. Saan man ninyo matagpuan ang kanilang mga imahen, mapapansin ninyo mayroon silang hawak na palaspas. Ganyan din ang babaeng mga martir, Santa Maria Goretti at Santa Lucia at maraming iba pa. Mga kapatid, ang palaspas ay isang importanteng simbolo para sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi po ito dekorasyon lamang. Ito'y isang statement, isang pangungusap, mayroong ipinahahayag, mayroong ibig sabihin ang tao kapag humahawak siya ng simbolong yan. Ibig sabihin, handa siyang magdusa at mamatay. Simbolo yan ng paninindigan ng isang martir. Alam niyo po ba na ang literal na kahulugan ng martir na galing sa salitang Griyegong marturia ay patotoo, sa Ingles, witness. Katulad ng ginagawa ng mga witness kapag pinasusumpa sila sa korte, itatanong sa kanila, ikaw ba'y nangangakong magsabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang? At ang witness ay sasagot na nakataas ang kanang palad at magsasabi ng malinaw at malakas, opo. Ah, ang nakataas na palaspas ay higit pa sa nakataas na palad. Hindi lang opo. Hindi lang opo na nangangako po ako ang ibig sabihin nito. Kundi opo, kahit ipagdusa ko pa o ikamatay ito. Seryoso ba kayo? Kaya kung di kayo handa, bitawan nyo na yung mga palaspas na yan. Ang palaspas ay simbolo ng taong handang magpatotoo ng buong lakas ng loob. Magpatotoo sa ano? Magpatotoo na ang daan ng krus at kamatayan ay ang daan ng buhay at muling pagkabuhay. Na hindi tayo hahantong sa pagkabuhay kasama ni Kristo kung hindi tayo handang humarap sa pagdurusa at kamatayan na kasama din ni Kristo. Via Crucis. Yan ang tawag sa wikang Latin para sa way of the cross, landas ng krus. Hindi kaya dapat via resurrectionis, the way of the resurrection. Hindi naman krus ang ating destinasyon, kundi pagkabuhay. Madalas makalimutan yan, mga kapatid. Huwag po nating i-romanticize ang pagdurusa. Sino ba sa atin ang gustong masaktan o gustong mamatay? Masokista ang tawag sa mga taong nasasarapan kapag sila'y sinasaktan. Sadista naman ang tawag sa mga taong nasasarapan kapag sila'y nananakit. Mga kapatid, mental illness yan. Palatandaan ng may mental health issue. Kapag nasasarapan sa sakit,
ang tao. Lahat ng normal na tao, siyempre, mas gusto yung mabuhay na maginhawa at walang sakit. Pero, pwede bang mabuhay ang tao na hindi dumaranas ng sakit? Imposible. Dahil bahagi ng buhay ang masaktan. Pwede bang isilang ang tao na hindi nakakaramdam ng sakit yung nanay? Pwede bang isilang ang sanggol na hindi siya nakakaramdam ng sakit? Ang pinakaunang sakit na inyong naramdaman ay nung kayo'y ipagpilitang ilabas mula sa inyong comfort zone. Dahil ang sinapupunan, komportabling-komportable yan. Biro mo, biglang nawala ang tubig ng swimming pool, langoy ka ng langoy, maya-maya nasa madilim na tunnel ka na, at maya-maya hinuhugot ka na pala papalabas. Akala mo pinapatay ka, yun pala, sinisilang ka palang. Ang sinisilang kailangang masaktan. Hanggat kaya natin, tayong mga normal na tao, iniiwasan natin ang masaktan. Yun nga ang mga pediatrician eh, kung ano-ano pang style ang ginagawa para hindi gaanong maramdaman ng bata ang sakit pag iniinjeksyon siya. Ganun din ang dahilan kung bakit ginagamitan ng anesthesia ng mga surgeons ang inooperahan nila. Isipin mo kung ooperahan kang walang anesthesia. Grabing torture yon. At pagkatapos, bibigyan pa ng painkillers para maibsan ang sakit. Pero sa totoo lang, importante ho ang sakit. Paano ba malalaman ng doktor na may diferensya ka sa tiyan o sa puso o sa tuhod kung wala ka namang nararamdamang sakit? Ang sakit ay palatandaan. Kaya kawawa, ang mga batang puro lang pasarap ang naranasan. Kawawa ang mga batang hindi dumanas ng sakit at hirap na masyadong pinrotektahan. Hindi magiging madali para sa kanila ang humarap sa mga pagsubok ng buhay. Mas madali silang masisiraan ng loob at sumuko sa harap ng mga hamon ng buhay. Kahit ho ayaw nating masaktan, alam din naman natin nakakatulong din ang sakit para sa pag-unlad natin bilang tao. Minsan kasi, ang pagdurusa ay pwede ring maging bunga ng ating katangahan. Pwede rin tayong magdusa na bunga ng ating kasalanan o pagkakamali. Pwede tayong magdusa kung tayo'y nagpapabaya. Kaya huwag tayong manumbat ng sino man. Kung nagpabaya tayo sa ating pangangatawan, mamaya nagkasakit tayo. Parang disiplina rin ang paghihirap. Sa Tagalog, ang punishment ay parusa. Ang ugat na salita ng parusa ay dusa. Pinapadusa ka. Kapag kusang pinagdurusang tao, para matuto siya, para magtanda siya, para umayos-ayos siya, para sabihin niya, sorry po, hindi na ako uulit. Delikado kasi, kapag hindi pinagdusa ang tao, kapag mayroon siyang ginagawang hindi tama o pandaraya o pagmamalupit sa kanyang kapwa, uulit-ulitin niya yan. Makakasanayan niya yan. Kaya sa totoo lang, nakabubuti rin ang sakit. Nagpapalakas, nagtutuwid, at nagpapatatag ng ating pagkatao. Kaya siguro minsan,
na sabi ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 11. Ang sabi niya ganito, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Binabagabag kami. Ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami. Ngunit hindi kami napapabayaan. Natutumba kami. Ngunit hindi lubusang nalulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Kristo upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Mga kapatid, ang daan ng krus ay daan ng buhay. Daan ito ng buhay at pagkabuhay dahil ito'y daan ng pag-ibig. Lahat ng taong nagmamahal at umiibig at nagmamalasakit ay naghahanda ring magparaya, naghahanda ring magbuwis ng maraming dugo, maraming luha at maraming pawis para sa minamahal. Hindi nila tinitignan ang hirap, ang sakit, ang pagdurusa bilang pagkatalo. Hindi nila ito tinuturing na pagkalugi, kundi puhunan at pakinabang. Pinaghuhugatan natin ito ng matinding lakas na hindi kayang wasakin o sirain ng ano paman o sino paman. Ito ang pakatandaan natin sa araw na ito, Linggo ng Palaspas, Linggo ng Pasyon. Ang taong wagas kung magmahal ay sumusunod lamang sa halimbawa ng anak ng Diyos na yumakap sa pagdurusa at kamatayan bilang anak ng tao dahil sa pag-ibig niya sa sangkatauhan at sa kagustuhan niyang tayong lahat ay maging mga anak din ng Diyos. Mga kapatid, tatandaan nating lagi, sa krus, matutuklasan natin ang sakit na nakapagpapagaling, ang pagdurusa na nagdudulot ng paghihilom, at ang kamatayan na nagbibigay ng buhay.